bumabagabag pa sa'yo? Mga bulong na hindi mo maintindihan. Mga sabi-sabing hindi mo maunawaan. May problema ka ba subalit lito ka kung paano ito sosolusyunan? Huwag mong sarilinin. Huwag mong kimkimin. Huwag kang mahiya. Ikwento mo lang sa amin. Pag-usapan natin yan at hanapan ng solusyon. Dahil lahat ay nagagawa ng paraan. Dito lamang sa programang Dear Ate Juday. Narito na ang inyong Ate Juday. Yes, magandang gabi po ng Lunes sa inyong lahat mga kaibigan. Uy, welcome po sa ating programang Dear Ate Juday, Monday edition. Aba, kita niyo naman, no? Ang bilis ng panahon talaga, no? Oo, nakalipas ng ilang araw. Namiss niyo ba ako? Aba, syempre, kayo po'y namiss kong lahat. At babawi tayo ngayon, ha? Syempre, kasama natin, no? Ang ating resident coach later on dito sa ating programa, no? Si Coach Veronica Mendoza Padua. Ayan, bago tayo lumawig at tuloy-tuloy ang ating chikahan ngayong gabi ng Lunes, lakon po muna natin mga kaibigan ang ating segment na nasusulat. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan, huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay mangaglingkuran kayo. Galacia 5:13. Yan po mga kaibigan, ang bahagi po ng ating nasusulat. Yan po ay gabi-gabi, no, na binabanggit natin sa inyo. Kaunting pagmumuni-muni lamang po bago tayo lumawig sa ating programa gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Ito po sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ 882, ang ating programang Dear Ate Juday at present. As in present, ang inyong lingkod, Judith Esther Delarino. Siyempre, ilan sa ating mga pagbati, ha? Naku, ay, kami nga ho pala ay naka-test broadcast, ayan, ang IZTV Channel 23, IZTV, ayan. Paskan lamang po sa inyong digital TV receivers, tulad po ng ABS-CBN TV Plus, GMA for the Box, at sulit TV. Oo, to get our IZTV Channel 13. Ayan, makita nyo kami. Makuha nyo yung aming broadcast ngayong gabi. Ayan. Pero kami naman po ay live na live sa Facebook page ng DWIZ. And of course, pati rin sa YouTube. Ayan. So, eto na nga po mga kaibigan na ilan sa ating pagbati. Ay, tika muna. Belated Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay. Kamusta po ang inyong naging gala o bonding kahapon o itong nakalipas na weekend? Ayan, alam kong lahat ay gumala because punong-puno ang mga mall. Lahat ng kainan ay punong-puno. Oo, mega pila ka talaga, no? Pero yan naman, kaya nga sabi natin, you know, isip ko, hindi naman naghihirap ang mga Pilipino. Sabay ganun eh. Pag sinabi sa akin, ano ba pakialam mo eh, gusto namin gumastos. Hindi, oo nga naman. Siyempre yan ay very special day, no? Very special ang ating mga tatay. Kaya yan eh, talagang gagastusan mo whatever it takes, di ba? Maswerte ho kayo ha, may mga tatay pa kayo ha. Naku, ako naalala ko tuloy yung tatay ko. Anyway, alam ko namang siya ay masaya na sa kalangitan, ha? Kasama ho yung nanay ko. Ayan, so, Happy Father's Day sa aking tatay kay Papa Pastor. Ayan. O, tsaka sa iba pa hong mga tatay, sa lahat po ng mga tatay, lalong-lalo na po yung mga talagang nagdodoble, triple sipag para po maibigay yung pangangailangan ng kanyang buong pamilya. Diba? Talagang hats off tayo sa mga masisipag na mga ama. Ayan. So, saan ho ba kayo nagpunta? Naka-chismis pa yun. Alam ko yung iba, nag-bonding talaga. Oo, bonding talaga. Hindi pwedeng sa bahay na lang muna. Yung iba siguro bahay. Pero may special celebration pa rin, di ba? Ayan. So, eto na nga. Oo. Nais din nating batiin ng belated happy birthday. Aba, oo, nitong weekend ho naganap yan, ha?
si Ma'am Elvie Valle. Hello, Ma'am Elvie. Ayan, happy birthday po sa inyo. Ingat po kayo, ha? Si Ma'am Elvie po ay butihing ina ng ating isa sa mga anchors po natin at newswriters, ano? Si Mara Valle. Ayan. Thank you, Ma'am Elvie, sa iyong handog. O, diba? Ang buong ganyan talaga, eh, no? Si Engineer Jerry S. Macalan, yung ating supervisor sa technical department sa engineering. Kuya Jay, happy birthday sa'yo. Ano, Saturday din yan, eh, no? Ha, yung akin din pong pinsan na si Joel Villanueva, na ngayon po ay nasa Dubai. Ingat ka dyan, bro, ha? Oo. At today, birthday naman ni Paul Andre Alba. Si Andre. Hello, Andre. Happy birthday sa'yo. At kita-kits soon, ha? Kasama si Lynn Aurora Ligarteja. Bumbuo eh. Ayan, si Mads din pala. Hello, Mads. Ang kit-kit ng baby mo, si Butog. Butchokoy. O, si Mads Malyari po yung isa sa aming mga naging trainees dito, no? Na masipag din at maayos. Ayan. So, kaya naalala natin. Hindi. Wala naman tayong trainee na hindi masipag eh. Siguro kanya-kanyang level o category lang din yan eh. Hello, Mads. Happy birthday sa'yo, ha? Ayan. So, nais din pala nating ipaabot ang ating pong pagbati sa kanyang inaugurasyon, ano? Naganap kahapon. Oo, nanood ba kayo? Ang ganda niya, no? Grabe, oo. Ang ganda niya si Vice President. Nako, ang bongga. Vice President Sarah Zimmerman Duterte Carpio. Ayan. Congratulations po, ma'am. Napakasimple ng damit, napakasimple ng itsura, napakasimple ng kanyang speech, ano, talagang, pero ano, ang ganda ng pagka-deliver, at saka, ang simple talaga niya, yun ang masasabi ko. Pero ang ganda niya talaga, pati yung nanay, ang ganda, no. Oo, syempre, may halo, ang German yata yung, may dugong German si mami niya, no. Si, ano, Ms. Zimmerman, ayun. So, si Vice President Duterte po ay ikatlong naging babaeng Vice President ng Republika ng Pilipinas at siya po ang pinakabatang Vice President ng bansa sa edad na 44. So, naalala natin, 44 years old siya noong May 31. Yan. O, naalala ko kasi ka-birthday niya yung aking ex-boyfriend si Anthony. Diba? Kaya naalala. Ayan. So, ang dalangin po natin mga kaibigan, ano, na maging maayos yung kanyang pamumuno, pangangasiwa po, at magampanan niya yung kanyang tungkulin bilang ikalawang pangulo po ng ating bansa. Gayun din po ang pagiging kalihim, no, ng Department of Education, effective June 30. Ayan. Sa hapon, simula na ho nung kanilang simula na ng bagong administrasyon, ng bagong gobyerno. So tayo po bilang mga Pilipino, tulong-tulong po tayo. Hindi ho para sa ibang bansa yan o para sa ibang lahi yan. Para ho sa atin pong mga Pilipino yan at sa ating bansang Pilipinas. Ang kung uunlad, talagang dapat umunlad, ano? At kumbaga gumanda yung ating sitwasyon dito sa lahat po ng aspeto. So, pero muna tigit sa lahat, ating hingin ang gabay po lagi, no, ng ating Panginoong Diyos. Ayan. At syempre, sa pangunguna rin po ng ating mga pinuno ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ganyan din po si Vice President-elect Sara Duterte Carpio. Ayun. So mga kaibigan, 30 June 30, yun naman ho yung pinaghahandaan natin, no, sa kanilang sa inaugurasyon ni BBM diyan sa National Museum. Ayun. So we barely have around mga isang linggo na lang kasi next week na yun eh, 'di ba? Next Thursday na yun. Oo. So, ay, dun pala sa ating coverage, ano, nais nating pasalamatan yung mga nakasama natin. Of course, yung ating desk, ano, si Natina Nolasco, yung buong DWIZ team, news team, and the social media team. Isa lang po yan, news and social media team. Ayan, si Tina Nolasco na ating standby anchor kahapon. Si, sina May, si Joanne, si Joanna, of course, no, kasama ring nag-anchor yan
sina Jaycee, Isha, yan, sina Jello, yan, sa ating newsreaders naman, sina Abby, si, sino pa yung isa? Si Ariam, ayan, si Ariam. Uy, Abby, naku, Abby Alinio Angeles, nasan ka? Good luck, Abby. Ayan na, alam mo yung wish namin sa iyo. Anyway, yun ating pasasalamat. Pati sa ating engineering, thank you sa mga nakaagapay natin. Sina Engineer Jeric, Engineer Fred, sina Kuya June, sina... Oh, yung buong engineering department kasama, kaagapay ho natin yan eh. Dahil di tayo e-ere kung wala sila. Diba? Ayan. Oo, syempre, nagpunta yung ating station manager eh. Oo, nagpakain tuloy. May pagkain eh, no, Jeric? Engineer? Oo. O, diba? O, di masaya. O, masaya din ang coverage. Ay, salamat pala kay yung ating mga reporters, direkta, dyan sa Davao. Si Kuya Randy, si Sir Randy Quilios ng... Home Radio Davao, thank you so much, sir, ha? Naku, wala akong kahirap-hirap makapag-coordinate. Hindi mo pa nasasabi, meron na kagad, oo. Kasi naman, mga legit reporters, and yan si Kuya Randy Quilios, ng ating station manager dyan sa Home Radio Davao, ano? And of course, si Mamiya Karen Escobilla, ayan, mula naman po sa RPN Davao. Thank you so much po sa inyo. Ha? Naging mas magaan po yung ating special coverage dahil ho, nandyan kayo. Dahil sila ho yung nagre-report mula ho dun sa kinaroroonan mismo ng kung saan ginanap yung inaugurasyon ni Vice President-elect Sara Duterte Carpio. Ayan, thank you so much po. Yun. Oh, thank you so much din kay sa ating coordinate no kay Sir Robertson Ong, ang Chief of Operations po ng RPN 9. Thank you so much po sa inyo. Lahat po ng mga sumama sa atin, ng mga tumutok, salamat po sa inyo, yung ating mga anchors ano, yung sa bandang hapon na rin sa Pasiklaban. Ayan. Thank you so much po sa inyo. At abangan niyo mga kaibigan, ha, yung inaugurasyon naman po ni BBM. Yan ho ay talagang, naku, mukhang bugbugan tayo dyan. Anyway, ayan. Eka, nais ko lang ipahabol ang ating pagbati kina Ma'am Ning Abseri de Leon, kay Ma'am Tizen Roman, thank you sa inyo, kay Kuya Jun Bringula, kay Kuya Ramon Abadillo, kay Ma'am Andrea Jong, kay Susan Jeronimo, kay Angela Redaha, kay Ma'am Zoraida, kay Ma'am Annette Allegri D, kay Ronel Sacromenil ng Cavite, kay Ma'am Merlene Memaluto. Ayan, kay Kuya Nelson Malinaw ng Virginia, USA. Of course, kina Justice Quiroz. Ayan, Justice Alex Quiroz at sa aking Ninong Justice Alex Quiroz at Ninang Evelyn Quiroz. Ayan. So, ingat po kayong lahat, ha. Yung iba, balikan natin maya-maya, no? Pag... naka-break tayo. Pagbalik natin, kasama natin. Mga kaibigan, si Coach Veronica Mendoza Padua, huwag po kayong aalis, ha? Magbibigay lamang po kami ng ilang paalala at abangan nyo si Coach Veronica later sa ating programa. Dear Ate Juday, balik tayo mga kaibigan sa ikalawatuling bahagi po ng ating programang Dear Ate Juday ngayong Lunes ng gabi. At syempre, pag Lunes ng gabi, aba, e pag-aari niya ho ang gabing ito. Sabay ganun eh. No? Nasa linya na po natin ang ating resident coach na si Coach Veronica Mendoza Padua. Coach, good evening! Hello, good evening, Ate Juday. Good evening po, viewers and listeners of BWIC, Dear Ate Juday. Yon, kamusta naman? Ate Juday. Sabay tayo na. Kamusta ba ang inyong celebration ng Father's Day kahapon na coach? Yes, yan ang pag-uusapan nga natin ngayon eh, Father's Day. No? Pero okay naman. Ang hirap pala pag may okasyon, ano? Ang hirap sa mga...
mga kainan sa mga restaurant. Naku, ang hirap ng party. Sakto ka dyan, coach. Ayan. Oo, kasi so, kanina, dun sa intro natin. Sa intro ko kanina, no? Eh, sabi kong ganun, tinatanong ko yung ating mga kababayan, kamusta ba yung kanilang weekend, yung kanilang gala, bonding moment with their families, no? Kamusta yung celebration ng Father's Day? Aba, ang daming tao din, coach. Kaya lang, kasi lumabas din naman kami, ako kahapon, kasama ko yung aking mag-amas. Pero saglit na saglit lang, kasi may kita mo yung dagsa ng tao. Kaya nga naisip mo, coach, alam mo yung... Ang dami pa rin pera ng mga Pilipino. Kasi gastos talaga yung kada kibot mo eh. At ang daming poche. Oh, correct. Ang daming may sasakyan. Minsan naisip mo, Ate Juday, mas economical pa nga yata talaga na magpa-deliver na lang sa bahay. Oo nga. At saka mas sa safe pa, no? Kaya lang, iba yung feel mo nga naman din pag nasa labas kayo. Like, kapag kakumain kayo. At saka Ate Juday, kasi iba pinagsasabay nila yung... kain, celebration, gala, at shopping. Yun! Kaya, nakuha mo. Actually, coach, kami hindi naman kami, hindi naman kami nag-shopping, coach. Ano lang yun? Yung si Judy kasi na-miss niyang mag-arcade. Hindi naman may anak ko, ha? Okay. Nag-arcade pa, pero saglit na saglit lang kasi nga ang daming tao. So, silang mag-ama lang. Umupo lang ako dun sa isang restaurant dun katabi. Oo, tapos sila na yung naglaro. Marami pa siyang nakuhang ticket. Sabi ko, papalitan mo na next time. Next time na lang, mami, kasi maraming tao. Kasi sobrang talagang dami ng tao. Kaya, kung sabi nga natin, yung ating laging paalala, kung maiiwasan nyo rin lang talaga, huwag na tayong sumabay dun sa maraming tao. Di ba mahirap eh? Oo, kaya lang, siyempre, alam mo na, pag may ganyang okasyon, talagang, sabay-sabay ang labas. Correct. Ng mga tao ngayon. Oo. Na, weekend na. Nataon pang may okasyon, Father's Day. Correct. Kaya talagang ang KJ mo naman, di huwag ka na sana lumabas, ba't ganun eh, no? Oo nga naman. Alakas din ang buto. Correct. Umulan din. Right. Blessing naman siguro. Sabi ko nga, ang tinding blessing ni God dito kung thunderstorms, hindi lang ulan, may kasama pang kidlat. Kidlat at kulog. Sobrang blessing sa mga tatay out there. Syempre. Oh, to die. Mm-mm. At ito na nga. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga, however you address your father, no, daddy, dada, tatay, papa, tatay, papang, apa, yeah, apa naman sa mga Koreans. Oo. Kung ano man natin tawagin yung mga tatay natin, isa lang naman yung image ng tatay. Ikaw ba, Ate Jose, ano na recall mo? Kasi pag sinabing tatay, no, para bang standard ay kailangan malakas, kailangan matatag. Firm on decision making. Hindi iiyakin. Oo. Yung iba medyo brusko. Kaya nga sila haligi ng tahanan, pader. Kumbaga, kung may problema, masasandalan mo, hindi sila bibigay. Diba? Ibig sabihin, dapat made of solid concrete, Yes. Kung man yan, pwede rin, pero dati hindi inaanay. Correct, oo. Kasi haligi sila. Mm-hmm. So dapat matatag at matibay ang ating mga haligi ng tahanan. So yun ang tingin natin sa mga kalalakihan, sa mga tatay. Yes. Sila yung disciplinarian, sila yung, sa kanila yung huling desisyon. Oo. No? Usually yan, ang nanay ay pag kinausap ng anak ay napapabago pa ng isip or nalalambing pa. Coach, nadadramahan, grabe naman. Nalalambing pa eh, mga nanay eh, no? Pero pagtatay, ang nag-roll out at nag-desisyon. Pero ako, sa experience ko naman, coach, no? Parang mas hirap ako sa nanay ko. Hindi siguro kasi meron kasi depende sa personality. Yeah. Tama. Pero mga mas tigasin sa tatay, pero siguro tinitake natin siya as yung stereotypical kind of father, no? Yes. Yung mas common sa Pilipino. As well, tatay, sa ibang mga kultura. Ang tatay ko kasi parang
sige lang yun eh. Sige lang. Basta alam mo yung boundaries mo from your from the values that we're teaching you. Yung mga ibinigay ko na sa inyo. Yung ganon. Yung parang tiwala din siya sa amin. Ng, dalawa lang naman din kami magkapatid. Tiwala siya sa amin ng kuya ko na hindi kami lalampas sa boundaries namin. Hindi kami pupunta sa masama. Yun naman lagi ang ano ng magulang, di ba? Mabuti lagi eh. Yung gusto niya, di ba? Oo, tama. Oo. Kaya sa namin ito naging bit, no? Correct. Lalo na pag mga babae na anak, pagkaya namin tatlo kami. Ay, oo, kayo, oo, oh, right. Ang topic mo ay lubhang napakahigpit. Pero napaka-maalalahanin, so napaka-doting father. Uh-oh. Parang nanay din, kasi napaka-attentive ng tatay ko, kaya nga sabi, ang sabi nga natin, di ba, kung ikaw ay babae, tapos ang tatay mo ay napakabait, napaka-ideal. Yes. Ang hirap humanap ng asawa. Kasi ang naging standard mo, ang gold standard mo. Yung tatay mo? Sa imahe ng tatay mo na hindi natin alam kung nag-exist pa yung ganun. Oo, kasi ideal. Iba na rin ang panahon ngayon, coach, no? Kasi nagbabago-bago na rin ang panahon. Right. Pero yun nga, ang tatay ko kasi ay... attentive sobra pagka may nakita, na ma-observe, magaling mag-observe, no? King observer. Pag nakita niya na manungkot, there's something wrong, alam na. Parang hindi ka palangiti, matamlay, tatanong ka agad, may masakit ba sa'yo? Anong problema? Oh, alam na, no? Oo. Yun ang mabibis natin sa, ako, yun ang mabibis sa tatay ko, no? Pero nasa heaven na siya ngayon. Pareho so, tayo, kaya nga sabi ko kanina, coach, no, maswerte pa sila na nandyan pa yung mga magulang nila, nanay o tatay, di ba? Eh, ako, wala na akong parehong, wala na yung nanay at tatay ko eh. Yung tatay ko, 7 years ago pa sa makabilang buhay. Lalo na yung nanay ko, ang tagal na, almost 20 years na. So, kaya nga habang nandyan, di ba yung, alam mo yun, yung lahat ng, pagtotoo yun eh, lahat ng pagmamahal talagang ibalik. Higit pa. Dapat araw-araw Mother's Day saka Father's Day. Yes, totoo yun. Single natin, mga single pa na mga magulang natin. Yes. No? Every day is Father's Day and Mother's Day. Totoo yun. Huwag na nating hintayin, coach, yung ano, yung, di ba may ganun naman din talaga, yung parang, eto katotohanan, realidad kasi to eh, no? Yung parang, nabuhos mo lahat, wala na, di ba? Correct. Hindi na nila mapapakinabangan, hindi na nila ma-enjoy. Yan, hindi na nila ma-appreciate, right? Yan yung lagi naging sinasabi, yung malakas ang iyak sa ganyan sa mga funerals. Yung para bang mayroon sa pang regret, no? May mga pagsisita na dapat ganito, ganyan. So, iwasan natin, no? Pero alam mo ba, Ate Judah, yes. Yung klase ng tatay, no? May extremes kasi, sa kaya ng isa. Alam mo, nakakalungkot na yun, Ate Juday, para madami ng fatherless. Sabi nga ng ibang mga nananaliksik, sabi ng ibang mga influencers, we are raising a fatherless generation, ano? Mm-hmm. Whatever reason, ano man ang dahilan kung bakit, pero yun ang nananatiling realidad. Marami daw batang pinapanganak na hindi na nila nakikita yung tatay nila, no? Actually, ang problema dun kasi, yung anak na born pagka walang kinilalang tatay, for example, walang father figure, lumalaki madalas na aggressive, no? Mas aggressive sa karaniwan. Uh-huh. Tapos, syempre parang lagi silang may kulang. Ito yung mga taong parang lagi may kulang sa buhay nila, no? Mm-hmm. Syempre pag galing sa broken home or broken family, may mga dapat po na, hindi ba? Correct. Kaya nga, talagang, ang lagi natin sinasabi, protestahan natin yung sanctity ng family ng marriage. Correct. Kasi, dapat manatiling buo at intact. Kahit mahirap. Forever. Totoo, kasi maraming mga hamon sa buhay, coach. Ang laki ng part ng magulang dyan. Kasi sa anak, wala talaga sa lahat. Lagi yan tinatanong,
isa kasi sa being a teacher, no, an educator, yes. Lagi naisip kasi ng mga bata, pag yung magulang ay nagkakaroon ng falling apart, ang feeling nila guilty sila. Oh, ang feeling nila guilty sila. Ang mga bata may ganun pa, ano, may pakiramdam na, kasalanan ko yata, kasalanan ko ba? Eh, syempre, alam naman natin ang sagot, hindi. Hindi. Kaya lang yun ang feeling ng mga bata. Kasi, kaya nga, syempre, nakikita ang nila, sumate. Kasama sila dun sa ano eh, dun sa grupo eh. Hindi lang may nanay, may tatay, may anak din. So, feeling nila, di ba? Correct. So, yun yung ina-advocate sana natin. Sana, masasabi kaya, no? Panatili natin intact ang ating family at ang laki ng role ng magulang dyan. Both ng nanay at ng tatay. And then, yun nga, fatherless generation. Tapos, mayroong mga tatay naman daw, iba here and there father. Here and there, or here but there. Ganon. Ano ibig paano yan, so, coach? Nasa bahay sila, nandun sila with family, no? Pero hindi sila engage. Yung priority nila ay wala doon. Hala? Ang isip nila ay elsewhere. Oo. Uh-huh. Para bang hindi nila alam yung mga needs ng anak nila, mm-hmm. yung stress, no? Nagpo-provide for the family, pero hindi nagko-connect. Wala yung, ano ba tawag doon, coach? Yung emotional aspect ba? Yung ganon? Yung parang ano, mas engage siya doon sa cellphone. Hello? Baka may mga nakaka-identify ng mga viewers and listeners natin. At Juday, kami natatamaan na tayo, batu-batu sa langit. Ay, pero yun naman po ay realidad po yan. Reality check tayo eh, diba? Because we're talking about buhay-buhay dito, diba? Yeah, we're trying to promote awareness. Kasi pag nakikita niyo po yung na lilinya kayo sa ganitong klaseng magulang, ay sinasabi natin na may epekto to sa pamilya at mga anak. Baka pwedeng dagdagan ng engagement sa family, no? Minsan yung family time, hindi naman kailangan grande. Mm-hmm. So, iniisip na iba, kailangan pumunta tayo ng Palawan, ng ibang bansa, magbakasyon tayo doon as family. That would be great if you have the means and resources. Pero if not, alam mo Ate Juday, yung manood lang kayo ng teleserye together. Banding. At mag-interact kayo doon. Kahit si Carlo na lang. Kahit si Carlo panoorin nyo. Or any other films or programs na mag-interact kayo. I remember when we were young, hindi naman kami talaga mayaman, ano? Nag-struggle at nag-sit-up lang din. Even yung commercials, pinagtatalong na namin. At dun mo nakikita, coach, no? Nai-engage. Engagement yun. Nalalaman mo yung thoughts ng isa't isa, di ba? Parang may punto yung anak ko, ah. Parang okay naman yung, parang iba yung sinabi ni daddy, ah. Parang ganun, di ba? Even sa commercial nga. Totoo. Na yung taong kausap mo, ay nandun sa bahay niyo. Correct. Present kayo sa lahat. Kasi makarelate kayo sa isa lang. Sa isang sitwasyon. Oo. Alam mo yung kapag kainan, yung pamilyang Pilipino na dapat pagkakainan, oras ng kain ay magkakasama. Kahit dinner, ang ganda ng program niyan. Dapat yan. Kahit na paanong pinag-uusapan niyo dun sa pagkainan, coach, no? 'Di ba? Minsan nakita mo, uy. Na parang mas maganda 'yun. Syempre kumakain kayo eh, 'di ba? Na parang ganito 'yung gagawin natin because kunwari may pupuntahan kayo, no? Yung magwi-weekends, saan kayo pwedeng gumala kung gusto niyo sa bahay lang. Yung mga may puntos. At ito na yung magandang role to, well, babae man o lalaki, no? Oo. Sana sa lahat ng klase ng trabaho, all walks of life. Although, kasi ngayon, iba ng economic situation. Yeah. Kaya matira. Mm-hmm. Pero sana kung kakayanin lang din, pag nagtatrabaho tayo, iwan natin yung trabaho sa opisina. Pagdating ng weekend at pahinga, time for the family. Yeah.
It has to be for the family. Parang, parang naisip tuloy ako, coach, ang hirap. Mahirap talaga, no? Oo. Oo eh. Minsan kasi may mga tawag sa biglan, may mga tatag biglan. Paminsan-minsan okay lang yon kung saglit lang naman eh. Mm-mm. Pero kung i-extend yung work ng Sabado Linggo at nakapahinga, ay paano yung family ng taong yon? Wala na silang quality time. Kasi of course, yun nga yung in-advocate natin, yung work-life balance. Dapat kahit papanong balance pa din, no? Sa bakasyon, dapat syempre, kasama mo rin yung family mo, may vacation time pa rin, wherever you want to spend it, hindi naman kailangan samahan. Pag sinabi yung vacation, kahit sa may bandang Rizal or somewhere near lang, okay na yan. Ang importante ay magkakasama. Kahit nga mag-picnic lang kayo sa Luneta, before sa Luneta. Jogging-jogging, di ba? Yung Pilipino na, yung Pilipino, iba, ang daming pumupunta dyan before eh. Correct. Na yung Pilipino, Baywalk, yan. Mga malalapit kasi yan. Or kahit sa, ang, sa mga park lang dyan malapit sa inyo eh. Pagja-jogging lang, bonding time na yun, coach, eh, di ba? Yes. Okay na yan. Biking, jogging, engage in sports, hobbies. It doesn't have to be very grand. Depende rin kasi syempre sa kakayahan ng pamilya, no? Correct. Kung naman din mag-expect yung mga anak na galing grand. Para pwede silang umuwi sa probinsya nila. Example, uwi kayo ng Bicol. Pampanga, di ba? Bonding with the lolos and the lolas. Correct. So there should be at least once a year something like that. Lalo ngayon na meron na tayong certain level of normalcy para medyo pumapalik na yung dati, no? Although hindi pa rin ha. Ingat pa rin tayo, ingat pa rin. Lalo sa NCR ha. Right. Kasi magdaming tao dito. So, suot pa rin tayo ng face mask. Pero, hindi kagaya before na nakakulong tayo, ngayon nakakalabas na tayo ng bahay. Kaya nga, mas mag-ingat tayo, di ba? Kasi pagbasok natin, kasama na naman natin yung family. Correct. Diba? Ngayon, meron din Ate Juday na faithful father. Mahal naman yung nanay, no? Ito yung mga tatay na nagbibigay na magandang example sa kanilang pamilya kasi kitang-kita ng mga anak yung pagmamahal ng tatay sa nanay. Yes! At yung mga gusto anak truly would become parents like that. Nakikita kasi sa magulang, eh, no? So, hopefully, kung walang mababago. Kasi remember, marami kasi factors to consider, no? Hindi lang sa bahay, pati yung outside influences. Yeah. Pero if everything turns out well, kids would become good parents too. Yun ang premise natin, ha? Mm-mm. Kasi by virtue of modeling, no? Yung nakita sa family. And of course, less yung trauma niya kasi less ang away ng magulang. Sabi nga nila, happy wife, happy life. Oo nga. Narinig ko ba yun? Pero walang ingay, oo. Father's Day, pero para Mother's Day pa rin yung dating. Na siguro sabi ng mga kalalakihan, ano ba yan? Father's Day ngayon, pero para Mother's Day pa rin. Oo nga. So, happy wife, happy life, mga faithful. Yeah. Meron naman, isa pa, meron pang another kind of tatay, no? Yung father of faith naman. Ito yung mga tatay na they bring closer to God, their family, no, their children, their marriage, no? So, ang sentro, ito ang pinakamagandang klase ng tatay kasi ang sentro ng pamilya niya ay si God. No? Yan ang the best. Hindi natin sinasabing wala siyang struggle kasi lalaki yan, tapos nandito tayo sa society na maraming temptations, even for women, men, lahat eh, di ba, nandito. Pero yung struggle nila ay they bring it to Jesus or to God, no? Ito yung mga fathers na may fear of God. May takot sa Diyos, no? Ito yung maganda kasi lahat ng decisions nila ay parang anchored on their faith. Yeah. Na maganda, no? So, they can, yun kasing mga ganitong fathers, may mga challenges din tayo sa mga tatay. Yung iba, vulnerability, ayaw nila mag-appear na vulnerable sila, na weak sila. Kasi pag pinakita mo yung tunay mong damdamin, di ba?
pag in-offer mo yung feeling mo sa Golden Saturn at for other cities, parang you're open to criticism. Teka. You're open to attack. Parang ganun. So, they make parang vulnerable sila sa Coach, ilan pa yung itatalakayin natin? Pwede yan next, bukas. Pwede yan bukas. Bukas pa. Oh, because alam mo na yung, alam mo na ako anong ibig ko sabihin. Ayan, hindi pa huli ang lahat. Because sana nga, every day is Father's Day, every day is Mother's Day, di ba? Oo. Sige, Coach, bukas yan, itutuloy natin, ha? Oh, because yeah, wala na tayong oras. Anyway, June pa rin naman, no? Well, kung sino pa yung gusto mong batiin ng mabilis na mabilis lang. Ayan, go ahead, Coach. Siyempre, lahat ng fathers, no? Lahat ng tatay na nakikinig sa atin, be strong po at maraming temptations and challenges, pero kailangan namin kayo na maging matibay para ang haligi ng tahanan ay matibay. No? Siyempre, si copy po sa aking tatay in heaven, no? Happy Father's Day in heaven. At sa ating Aba, our Father, no? Ayan, Happy Father's Day po. At mabuhay tayong lahat, ang mga kalalakihan at ang mga tatay. Ayan, no? Thank you so much. Thank you so much, Coach. See you tomorrow. Ayan, para sa pagpapatuloy ng ating Father's Day special. Ayan, hindi na yes, ba? Yes. Magpupugay sa ating mga tatay. Ayan, thank you so much, Coach. Ingat ka, ha? Thank you. Ikaw din. Salamat. Ayan. Bye-bye. Ayan. Bye-bye. Okay. Thank you. So, yan po mga kaibigan ng ating resident coach, yan si Coach Veronica Mendoza Padua. Ayun, tuloy na natin sa ating segment na gabay natin. Alright, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Filipos 4:6. At dyan na po nagtatapos ang ating programa ngayong Lunes ng gabi, mga kaibigan. Una tigit sa lahat ang ating pasasalamat sa Panginoong Diyos sa pagkakataong makapag-broadcast tayo muli, no? Dito sa ating programang Dear Ate Jude. Maraming salamat kay Coach Veronica Mendoza Padua, ang ating resident coach. Bukas po, magbabalik siya sa pagpapatuloy ng ating serye on pagpupugay sa ating pong mga tatay. Ayan. Ay, i-announce ko na rin, no? This Friday, magkakaroon tayo ng isa pang coach. Ayan. O, hulaan yan. Para tayo ay mas maging malusog sa ating, ito naman ay physical. Ayan. Oo, pero pagka physical, malusog ka na rin sa lahat, eh, no? Parang pwede nang i-apply, di ba? Tama ako? Mali. Hindi, oo. Antawianan niya yan sa Friday, ha? Dito sa ating programang Dear Ate Juday, may makakasama po tayong isang expert on wellness. Kaya po siya ay ating wellness coach. Ayan. Bukas ko na babanggitin kung sino, ha? Na, parang nag-isip talaga, eh. Oo. Sa Friday ho yan, mga kaibigan, ha? Oo, nais nating batiin ng, ng magpasalamat, no? Kay, sa mga nakaagapay natin sa New Center, si Nahaya, si Abby, si Mara, si Drew, si Angge, si Mace, at Hiyas, si Micah at si Isha. Salamat sa inyo, ha? Ayan, dun sa ating social media team din, sina Allen, si Joanna, si Jam, si Jello, at si Kimi. Of course, sa ating technical, sina Engineer Daniel Tenko, Engineer Cello Pingol, si Engineer Jeric Barreto, si Engineer June Aguba. Maraming salamat po sa inyo. O, diba, ang bongga natin, ang dami na umagapay sa atin sa technical side. Thank you so much! Ingat po tayong lahat, ha? Hanggang bukas po, looben, ano? Tayo po'y magkakwentuhan muli sa pagpapatuloy nga ng father o tatay serye natin, ano, na isinimulan po ngayong gabi ni Coach Veronica Mendoza Padua. Susunod na po kagad ang programang News Update. Ayan, mga mainit at malalaki mga balita po. Ihahatid po ni Mara Valle. At pagsapit naman po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng ating gabi, yan naman po ay musika
at balitaan. Kasama naman po si Patrol 3, Bert Mozo. So hanggang bukas po muli, ito po ang inyong lingkod, ang inyong Ate Juday, dito po sa ating programang Dear Ate Juday. Judith Estrada Larino, ingat po tayong lahat. Bye! See you! Ate Juday.